Hello, sa lahat po ng mga may sari-sari na baguhan lang, siyempre ganun talaga yun. Marami pala, ang pag-usapan natin ngayon is tungkol po yun sa yun, style ng mga mangungutang. Maraming iba-iba kasing style nila eh. So kung baguhan ka lang sa tindahan mo, baguhan lang yung sari-sari mo, sari-sari store mo, marami talagang pumupunta dyan. At saka pag subukan kanila na yun, o una kakaibiganin ka muna, tapos bili-bili pa kaunti, tapos yun, mag-umpisa na ang gagawin nila is pagbibili, kung wari kulang yung pera. Tapos yun, mga technique nila yun, ha? Kung wari kulang yung pera, tapos sabi ibalik na lang, tapos hanggat magkalimutan na lang. So yun, style yun. Sa akin kasi dito kasi, although na-encounter ko man yun, yung mga ganyang style, ako pinalampas ko lang dahil sabi ko sarili ko, pira lang naman yun. Pero sabi ko sarili ko, ano ba, hanggang kailan? Tapos parang na-realize ko sa nung ngayon na nag-quarantine na ang hirap bumili, di ba? Ang hirap maghanap ng items pagkatapos. Yung transpo pa, ang hirap papunta dito sa bahay. Sabi ko, ang hirap, parang ano, tapos ganyanin ka. So ang tindahan ko kasi is ganito yon, may butas lang siya. Ayan, nilulusot ko lang diyan, nakapadlock yon. So hindi basta-basta makapasok dito sa loob ang mga mamimili. So lahat ng ano tulad noon may bibili. So pag may bibili, ang gagawin ko is mayroong ibang style din na bibili na ano, ang daming sinasabi na bibilhin pagkatapos sabihin magic sarap dalawa, bitsin isa, tapos ice isa. Tapos bibigyan lang ako ng sampo, sabay takbo. Tapos hindi ako makalabas dahil may padlock eh. Kasi pag bubuksan ko na yung ano, matagalan eh. Wala na eh, nakaalis na. So ngayon, bumalik. Bumalik sa pagbalik niya, di pinabihan ko. Oh, alam mo na, may hasa ka na ah. Gusto mo ipaslock ko yung bitsin sa bunganga mo? Namimihasa ka sa mga pinagagawa mo ah. Ang dami mong binili, bigay ka lang ng 10 piso. Ano mo makala sa tindahan dito? Pag ganyan ka, ganyan ako. Talagang pinapakita ko sa kanila kung anong ugali ko. Itama ba yun? Dalawang magic sarap, isang bitsin, tapos isang ice, bigyan ka lang ng 10 piso, sabay takbo. So, ang ginawa ko, di... Ang ginawa ko nung time na yun, nung bumalik dito, kasi yun na naman siguro ang modus niya, style. Ginawa ko, sabi ko, gusto mo yung bitsin, ilagay ko yung, paslak ko yung sa bunganga mo. Huwag mo akong subukan dahil hindi mo ako kilala kung sino ako. Kaya ngayon, hindi ko na nakita kasi natakot ata sa akin. Tapos, mayroon din dito na, noon, nung hindi pa ako nagtayo ng sari-sari store, yun, kaibigan kami, tapos, ayan, hanggang umutang, yun, sa akin, okay lang naman sana, kasi, para makatulong, sino ba naman tayong hindi magipit, diba? Ayun, doon na nangyari, is, utos sa anak niya, yung ginagawa niya, kuha ng kuha, mga anak niya, pagkatapos, yung bayaran na, ayaw bayaran, kasi daw, hindi niya inutosan, ginawa ko. Sabi ko, nagmura na ako. Sabi ko, bang kakapal ng mga mukha ninyo ah. Kain lang kayo ng kain. Pagkatapos hindi niyo binabayaran yung kinukuha niyo. Ayan, ang ginagawa ko. So, hindi na. So, hininto ko na. So, simula ngayon, wala na. So, sana po makatulong po yung suggestion ko. Kasi sa mga baguhan, siyempre sa mga baguhan, normal lang talaga na mga bagong nagtatayo ng sari-sari store na maka-encounter talaga ng ganon. So, kasi may encounter ninyo yun eh. Kasi iba-iba kasi ang klase ng mga customer na pumupunta sa tindahan nyo. So, dapat talaga iwasan nyo yun, lalo pag umpisa ka pa lang, hindi pa nakaprol yung ang pera mo. At saka limited din yung pira mo dyan
binubo mo na lahat ang pera mo dyan sa ano mo para makapapatayo ka ng tindahan. Pagkatapos, hindi siya magka-roll dahil kung ipaano mo, kung ganyan ang style. Kaya iwasan niyo talaga kung matuto kayong magsalita na ano. Kaya di ba noon yung anak, yung balik ako doon sa kwento na ano na naman, pumunta na naman. Kabibili ko lang, init-init, naglakad ako galing sa bilihan. Pagdating dito, sasabihin mo, may pumunta na naman yung anak dito. Ganyan, nagrason na naman, ganito, ganyan. Yung ginawa ko, sabi ko, Diyos ko, kabubukas ko lang ng mga pinamimili ko pagkatapos. Ayan na, mangungutang daw. Tapos, ang ginawa ko naman is, kumuha ako ng papel diliha. Sabi ko, ayan o, ibigay mo sa mama mo. Sabi niya, sumagot yung mama, pumunta yung mama dito para saan daw yung papel diliha. Sabi ko, ikuskus mo yan sa mukha mo dahil ang kapal ng mukha mo. Ayun. Simula noon, hindi na kami kaibigan. Okay lang din yun. Kaysa lukuhin ka. Mas maganda yung maluko ka ng isang bisis at nasabi mo yung gusto mong sabihin, at least. Alam nila na may utak ka. Alam nila. Mahirap yung ganun eh, na isaloob mo lang dahil takot ka at naiisipin mo na masasaktan sila. At least, nangutang man sila, at least, nasaktan sila din sila sa ginawa mo. Ganun lang yun eh. Kasi hindi magising yung tao eh kung hindi mo ganyanin. Huwag kayong mahiya. Diyos ko, magkano lang kinikita niyo. Diyos ko. Sige, basta sana makatulong to.